Okay, DJ Q na. O, sige, go. Ano ba ako? Go lang. Wala na ako. About Chinese din. Oh, ito na. Para sa ating DJ Q, ituloy natin ang mainit na usapan tungkol sa Philippine offshore gaming operators o POGO. Lalo't kasing tumindi ang bituhan at tudyakan sa naging pagdinig kahapon sa Senado kung saan napag-alamang nasa 100 POGO pala ang walang lisensya pero patuloy na nakakapag-operate sa bansa. Dahilan ng pag-core, pahirapan kasi ang pagbuli sa mga ito lalo't ang iba sa kanila ay nasa loob ng mga subdivision o private village. Pero ang mga taga-multinational village sa Parañaque City, mariing nire-reklamo ang pagdami ng mga Chinese POGO workers sa kanilang komunidad. Pakiramdam umano nila, hindi na sila ligtas, lalo pat labas-masok ang mga van at bus sa kanilang lugar. Maging ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, aminadong hirap silang i-monitor ang mga POGO sites dahil hindi lahat ay may naregistrong address o sadyang minamali yung address. Maging ang PNP, aminadong may pagtaas sa bilang ng mga kriming posibleng may kinalaman sa POGO. Sa paggataya din ng AMLAC, nasa 54 billion pesos ang umiikot na pera sa kalakaran ng POGO pero nasa 7 billion pesos lang ang pumapasok na kita habang nasa 13 billion pesos naman ang posibleng nagagamit sa mga illegal na aktibidad. Kaya naman banat ni Senate Minority Leader Franklin De Leon sa PAGCOR, stupid mindset ang hayaang manatili ang mga POGO nang dahil lamang sa kinikita ng gobyerno mula sa kanila kumpara sa katakot-takot na perwisyong itinudulot nila. Tingin naman ng Malacanang, hindi na kinakailangang madaliin si Pangulong Duterte sa pagpapasara sa mga POGO dahil sa oras umano na makakalap sila ng sapat na ebidensya ay agad niya itong didispatsahin tulad ng ginawa niya noon sa Lotto Operation. Wala rin umanong katotohanan ang banat ni Senator Richard Gordon na masyadong maluwag ang gobyerno sa industriya ng POGO. Kaya mga ka-Boljak, anong sa inyo dito? Sali na sa aming Boljakan at sagutin ang aming Boljak Question of the Day na... Boljak Question of the Day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo, BJQ. Administrasyong Duterte, kinakailangan na nga bang kalampagin o hindi dapat apurahin hinggil sa issue ng POGO? In Bisaya, ang Duterte administration, kinahanglan bang lubugo na yun o uyugon o dili a o daliun ang operasyon o ang issue sa operasyon sa POGO sa atong nasud? Okay, wag na daw tayo mag-antay ng break at pwede na tayong sumagot. Wala bang break? Wala yata. Wala go. Mamaya pa. Okay, go! Kabuga na, Attorney Jess Falsis Boljak. Ako sa tingin ko, one, yung sa tanong, no, kinakalampag na ang administrasyon and I don't think naman na sa parang sa hindi sila dapat apurahin kasi nakikinig naman sila. Of course, matagal ng issue to, mga 2 years ongoing. Sa tingin ko, by now, especially siguro in 3 months pa after some slightly more investigation, I think the inevitable conclusion, inevitable meaning there's no other conclusion to be reached, but the conclusion na ang POGO talaga ay does more harm than good. Parang debate lang yan. Mas masama siya kaysa sa mas mabuti. E ano bang mabuting mga nagagawa lang naman ng POGO? Allegedly, pera. Na nagpapasok sila ng pera pero hindi naman natin nakikita. Una, hindi naman Pilipino ang kanilang kinukuhang mga trabahante o empleyado. Second, yung mga taxes, ang daling makapuslit. Hindi naman nababayad talaga yung taxes. Kailangan pa tayo mag-waste ng time and effort to go after them because very secretive yung mga operations. And then, yung iba pang pera na allegedly yung side effect sa economy na bumibili itong mga Chinese nationals ng condominium, ng bahay, kumakain dito, nagbabayad ng indirect taxes, madami ding problema po yun. Like yung mga gentrification or yung maling at masyadong mabilis na inflation ng presyo ng mga bahay at lupa at ng mga condominium units na ako po, nasasaktan po dyan ng mga ordinaryong Pilipino mula Makati hanggang Cavite, hanggang saan mang may POGO, sumasakit po yung mga Pilipino dyan dahil masyadong mabilis ang pagtaas dahil dyan sa gusto ng mga Chinese nationals. Plus, hindi po to racist. Unfortunately, yung behavior po talaga ng karamihan dyan sa mga pumapasok, hindi ka aya-aya. Talagang mas bastos po sila, mas rude. Hindi po maganda ang kanilang pakikitungo. Hindi din sila nakikisalamuha. Meron pang mga prostitution din. And then may takot pa na baka mga military nga ito tulad dyan sa multinational village. So, no to POGO! Wala nang kukontra, Attorney Bruce Rivera. Boljak. Well, wala naman siguro yung deny dyan. Actually, this is not even a question of
of whether or not kalampagin ang POGO. Kasi nga or dapat, administration. Or administration. Dapat kasi talaga namang kinakalampag ang anything that is foreign to us. Una, online gambling POGO style I don't think Filipinos are into that. Una, kaya 'di ba, sa katawan mo pag anything is foreign, ang usual na ginagawa mo is niluluwa mo o inaano mo, ini-excrete mo sa katawan. Immune system. Because that destroys your total being. So and it's a matter of siguro timing. Of course, I know President Duterte does not just immediately go into those kinds of timing. Of movement, kasi importante sa kanya ang timing, importante din sa kanya yung talagang convinced ba siya sa argument, convinced ba siya sa mga argumento, because he has to deal with the effects of that. You know, alam naman din natin na if he would make a decision based on opinion, sometimes yung mga effects na hindi nila inintend o hindi nila napag-aralan mabuti, hindi nila napapaghandaan. So the point is that totoo na may pera, but it's not all about the money, it's all about our well-being. Hindi naman po sa lahat ng bagay pera ang nagpapaganda sa atin, nagpapagaling sa atin. Totoo, sa on my part, pera talaga ang nagpapaganda sa akin. Pero ang the reality is that syempre kahit may pera ka, pero lugmok naman at medyo napasukan ka ng cancer na mahirap na tanggalin. Remember, it's very difficult to it's just easy to remove half a million Chinese, but it's difficult to remove if they're already in the millions or even in the billions. Nakakatakot 'yon, 'di ba? So wag nating umabot doon, kasi hindi man sila sa nag-invade, but if it's social invasion, mas mahirap patanggalin, kasi nga they will integrate in society. Mahirap na puro kriminal ang mag-integrate sa atin. 'Di ba? 'Yun lang. Ms. Mian, ano pa bang mga inside balita sa coverage mo? Oh, ako idagdag ko lang kahapon kasi ginawang ko na yung separate story talaga yung reklamo ng mga taga-multinational village dahil nagsalita yung mga residente, and then may mga video silang pinrovide sa Senate na una, imagine, pumuputok yung mga kawad ng kuryente nila dahil sa overloading. Ang sinasabi nila, sa isang bahay daw, as many as 40 up to 200 persons daw yung nakatira. Sabi yes. Mo talagang naiapektuhan yung power supply ng buong subdivision. Actually, Mayan, stop mo na kita yan kasi gusto kong i-ano to. Sa BF din, meron din ganong klaseng fluctuation ng power. So sa pamumuno ng BF, tingnan nyo po, kasi alam ko meron na rin sa atin POGO operations. Okay, yun. Pangalawa. Sabi rin ng ibang residents, hindi naniniwala sila, hindi lang sa subdivision nila. Mukhang sa ibang subdivision din daw sa South meron. Pangalawa, yung tindi daw ng traffic at yung pollution na inaabot nila sa subdivision nila, tutusin, dapat private yun eh, di ba? I mean, dapat supposed to be malinis na lang sa isang subdivision. Dahil kaya pala, daw, imagine, kaya pala 500 ako vans and buses. 500? 500. Wow. Ang daming vans din sa BF. Oo, everyday dahil daw nagsusundo at naghahatid sa mga POGO workers. Sir, yung safety nga nila, miro mo, magkaroon ba naman ng firing range sa loob ng inyong subdivision, hindi ba? Na malapit daw dun sa event place nila. And then pang-apat, syempre yung safety nila sa health, sabi nila, lalo with the coronavirus and all, sabi nila, hindi naman ini-spray ng homeowners yan, sino bang mga galing sa Wuhan dyan and all. Tapos meron pa silang sinasabi na mayat-maya daw may raid sa loob ng subdivision nila. Parang, sinong gustong tumira sa isang subdivision na nire-raid yung mga bahay sa paligid mo, di ba? Na-raid din bigla. Oo, at yung mga lumalabas daw ng mga hubot-hubad na mga babae at lalaki. So, ang tingin nila, may mga prostitution din sa loob ng subdivision. Kawawa naman! Ito pa lang. Kaya Miss Mian, kailangan tayong mag-break. Sabi ni Miss Jessica, himayin natin yan. Pagbalik. Sige, tapusin ko lang to kasi hindi ko na kayo masasamahan. Sige, pero okay. I think yung ending ko lang dito, ito pa lang, enough na to convince yung ilang senators to really close the POGO dahil nga daw sa tindi ng perwisyo na dinadala niya sa mga tao. Okay, may makakausap tayo sa Kongreso. Kongreso. Tungkol sa issue ng POGO. Vice Chairman on the House Committee on Games and Amusements. Naku, hindi ko alam kung amusements pa to or games pa to. Baka seryoso. Are we amused? Is it even a game? Is it amusing? Ay, nakakaloka. Makakausap po natin, of course, ang taga Cavite din na si, yan. Marami ding POGO sa Island. Cavite, yung POGO Island. Correct. Okay. Tanungin nga natin siya. Of course, Cavite 4th Representative District Representative Elpidio Barsaga. Good morning po, Congressman. Good morning.
Good morning po. Of course, Attorney Bruce po ito. Attorney Jess po yung aking kasama dito sa Balljack. Sir, unang tanong, ano po ba ngayon ang parang feelings ng Kongreso ngayon regarding the proliferation of Pogo, more so the illegal Pogo? Kasi nga, yun nga sinasabi ko, initially sinasabi namin na hindi namin alam kung ano yung link ng illegal Pogo sa legal Pogo, and is the legal Pogo enabling the illegal Pogo operations? Well, unang-una, as lawyers and as public officials, we are not swayed by our feelings. Correct. We just recommend and decide what we think would be good for our country at kung ano ang resulta ng aming investigation in aid of legislation. That has been always my policy as a congressman and as a mayor. Yes po. Continue po. So based on your ano sir, based on your background investigation, ano po ba ang nakita nyo initially sa Pogo? Well, of course, ang unang sinasabi ng ating mga government agencies, pati na yung ating perception ng ating mga kababayan, initially, yung Pogo will be good for the purpose of earning revenues for our country. Yes. Yan lagi ang perception. Pangalawa, tumataas ang mga rental ng mga facilities na kanilang ginagamit at kaya nagkaroon ng maraming Pogo operators sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Pilipinas. Okay. After several years, nakita natin na meron ng mga issue. Number one, hindi nakakabayad ng mga taxes ang mga Pogo operators. Yes. Number two, merong mga illegal Pogo operators. Yes. Number three, yung mga Chinese na pumapasok dito not properly documented. Correct. At number four, because of the Pogo operations, ang taas. Marami na rin krimen na nangyayari dito sa ating bansa related to Pogo. Kidnapping, murder, kidnapping, correct, other crimes. Yes. Katakot. And sir, and congressman, tumataas ang renta nung ating mga, yung ating mga Pilipino na pwedeng magrenta ngayon ng isang apartment sa Makati, cannot do so at the rates that is offered because lahat po ng mga in-check, ang tataas ng renta. Oh. And pay in cash, yeah. So pwedeng hindi i-tax. Totoo nga yan. At yung ibang nakakausap namin, yun ang yung panghulog ko sa condominium unit na aking binili. Yung aking monthly amortization ay sobra pa ang renta na binabayad ng mga Pogo employees. Ay, kita mo. Yun nga yung problema, sir. Kasi una sa lahat, wala. Wala na tayong marirentahan. Pangalawa, that's not good for the Filipinos kasi maging Australia na tayo, maging Sydney na tayo, na halos nabili na ng China yung lahat ng mga Vancouver, sa Sydney na ang mga taga Sydney andun na, umuwi, pumumunta na sa probinsya, suburbia. So ano pong dapat gawin ng Kongreso diyan, sir? Well, pagkatapos ng aming investigasyon, siyempre magkakaroon kami ng committee report. At kung sa tingin namin ay kinakailangan ang necessary legislation, magagawa kami ng kaukulang batas kung ipagpapatuloy natin ang Pogo o kung atin namang ipagpapatuloy, what would be safeguard. At kung sakasakali namang ang naging pasyan ng committee ng games and amusement ay maging ibanto, dadali namin sa plenaryo at kung ma-approve to with the concurrence of the Senate and approval of the President, we might be banning Pogo in the entire Philippines. Sir, pwede naman siguro, sir, na siguro sabihin na natin, we will not take advantage kasi ang China, sir, alam natin na they're a gambling nation at illegal sa kanila, so they will go out to other places. So parang ang atin na lang, sir, is siguro ang Pogo operations per se, limit natin sa mga Pilipino dapat. Hindi yung makakapasok yung mga in-check dito kasi mahirap naman talaga na andito yung mga in-check and then they're taking away jobs that should be, you know, for Filipinos. Pero ang naging problema natin dyan, kasi pinag-aralan na rin natin yan, ang unang number one problem would be the language. The language problem. Mm-hmm. Kinakailangan very fluent in Chinese. Mandarin. Yung mga operators, yung mga dealers, so that they will be having the proper communication. Hopefully, in the next few years, kung yan ang maging policy natin, baka kinakailangan magkaroon na tayo ng isang training school na mag-aaral Chinese. Di ba meron na dapat?
na incident of after 5 years. Halimbawa, lahat ng mga Chinese dito ay i-re-replace na. Kasi sa totoo, wala namang very minimal ang employment ng mga Pilipino sa Pogo operations. Pero sir, ang daming Chinese nandun sa China who are actually studying the language. Well, pwede naman natin silang we can take advantage of these individuals na, na matagal ng OFW sa China, can speak the language and will and they would want to come back to the Philippines and be viable here. Can we not do that? Para at least kahit papano? Pero kailangan eh, yung language na alam ng mga operators or employees ng Pogo, ng mga dealer, should be well versed in Chinese. Kaya kung papalitan natin yung mga Chinese employees dito, yung ipapalit nating mga Pilipino, kinakailangan magaling magsalita ng Chino. And so, perhaps kung yan ang direction natin, ipagpatuloy ang Pogo, there should be only a certain period of time na Chinese ang i-employ natin and in the meantime, magkakaroon na tayo ng technical school na mag-aaral ng Chinese ang mga Pilipino who to take over, who want to be employed sa mga Pogo companies. So are you saying, sir, na parang ano, so far, no, unrealistic or hindi likely na either limited Pogo or no Pogo? Ang choice ngayon is talagang no Pogo or may Pogo? Well, pwede siguro limited, but subject to certain restrictions. Unang-una, kinakailangan talaga papayag yung mga municipality and cities. Unfortunately, dyan naman sa Pogo operations, they are not securing normally business permits from the city. Oo nga po. Ayun kasi illegal. Oo. Pero yung mga legal Pogo kasi, sir, ano, una sa kanila parang dahil sa hirap siguro ng ating ano, just to make up just for the bureaucracy na alam nating mahirap din, eh baka naman mayroon silang side bet na illegal Pogo. Kong, may gusto po akong tanungin tungkol sa Cavite mismo, no, mayroon diyang Island Cove na naging Pogo Island. Ang tanong ko, ano ba yung decision behind that? Bakit ginawang Pogo Island yung island na yun? Kasi di umano, ano din daw yun eh, good for the environment, anti-flooding, kasi may mga mangroves. So bakit po yun yung naging decision ng Cavite government? Well, actually, pasensya na kasi hindi ko alam kung ano ang circumstances dyan. Pangalawa, eh alam mo naman, meron din tayong kinatawan dyan. Siguro mas okay na tanungin natin yung kinatawan ng may representative Cavite. LGU, sayo. Sabi ko lamang, dito sa aming lungsod, sa lungsod ng Dasmariñas, noong paman, bagamat maraming gustong magtayo ng Pogo rito, ay hindi namin pinayagan. Amen. Sa lungsod ng Dasmariñas. So, ibig sabihin nun, sir, yung distrito, walang Pogo. Amen. Yes, amen. Kasi ang number one requirement dyan, kinakailangan merong certificate of no objection ang LGU. Ay! Para magtayo ng Pogo. Ay! Okay. Sir, sir, pwede magandang ka ba na? Can we continue with you? Magbe-break lang kami ng short, very short break, sir. Huwag kayong bibitaw, sir. Huwag kayong bumitaw, sir. Marami pa kaming tanong po sa regarding sa Pogo. Okay. Okay, na, magbabalik tayo. Okay. Sandali lang po. 9:19 in the morning, magbabalik po ang Ball Jack after a few reminders. Ikaw ba ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan? Magbagong bahay ka na, cause you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig fine, walang problema. Pag pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Apply for a housing loan today. Visit your nearest Pag-ibig Fund branch. This is a paid advertisement. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards, plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Attorney B at James Omaga. Ball Jack. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ayan po, 9:20 in the morning, nagbabalik pang yung pambansang pampagana sa umaga, itong Ball Jack. Ako po si Attorney Bruce Rivera. At ang inyong pambansang panginis, Attorney Jess Falsis. At nandito pa rin, ako, Diyos ko, ito talaga, House Committee, Vice Chairman ng House Committee on Games and Amusements, Cavite 4th District Representative Elpidio Barsaga. Sir! Good morning. Good morning. Yes. Sir, welcome back. Sir, isa sa mga issues din of course ng pag-proliferate dito ng ano ng Pogo allegedly dahil daw sa ano sa parang marami ang nahuhumaling bumunta sa Pilipinas
dahil daw po sa attitude ng government towards the Chinese, is that a valid point or talagang dati pati itong problema na mayroon talagang influx of Chinese in the Philippines? Well, una, alam naman natin na napakaraming Chinese dito sa Pilipinas. Sa katotohanan, ang mga mayayaman dito sa lungsod ng sa Republika ng Pilipinas ay mga Chinese. Kaya familiar lamang or normal na pumupunta rito ang mga Chinese. Yes. Okay. Pero mga Filipino citizens na yun, sir, no? Ang sinasabi nating influx are actually Chinese nationals and yung tinatawag na mainland Chinese. Yung iba yung kultura nila na taga mainland na medyo parang ano... Generalization yan, ha? Hindi. Yan talaga experience ng karamihan ng Pinoy. And I'm sorry, I will believe in the generalization. Hindi, kasi nga, ang mga pumupunta naman sa atin dito, hindi naman yung mga sobrang mayayaman na mga may edukasyon na nasa Europe karamihan yung mga yun. Sir, so... Okay. Yan nga ang alam natin, na yung mga Chinese na mga pumupunta dito, normally, yung mga Chinese na unemployed at naghihirap sa bansang China. Correct. So, normally, ang sweldo naman correct. Na hindi ganoong kalaki. Oo. Sa Pogo. Oo. So ang ano dito, sir, is that, kasi sir, kung andito pa rin yung legal Pogo, and even if we crack down on the illegal Pogo, will it not still... continue the problem. Solve the problem na hardened ano parang or do we need to ano to actually parang close the door total on ban. Them close total. The door on them para talagang wala na silang hindi sila makakalusot sa mga konting bukas-bukas na ano na pintuan. Well, of course we have to balance both sides. Correct. Number one on the tax aspect. Number two, we have also to consider the relationship between the Philippines and China. Yes. Na baka naman maapektuhan yung ating relasyon. Yeah, pero China, sir, ano? Taliban ang Pogo. Yes, pero China, sir, is very, ano, is tough against gambling to the point na even mga Hong Kong citizens na involved in gambling, pinapadakip nila kasi nga nagiging ahente ng gambler sa mga casino ng Australia. E pag nalaman nila na gamble abroad yung mamamayan nila, pagbalik pa din po ng bansa, krimen pa din yun para sa kanila. Ganun ka-tough. Oo, so, ang anti-gambling laws. So parang, ano sir, parang medyo weird na... I don't think magagalit ang China kung iban natin ang Pogo. May mga Communist Party members na talagang gusto yung ganun ginagawa. PLA. Oo. People, pero sir, ano pong masasabi nyo dyan? Well, actually, kung titignan natin yung aspektong legal, anyway, you are both lawyers, yes, it is a little bit legally complicated. Yes. Kasi ang sinasabi natin, ang Pogo, number one, there will be no betting in the Philippines. Number two, the betting is to be made through internet. Yeah. Number three, the betting must be made in a country where gambling is not prohibited. Okay. So yun nga, pala. Nagtataka tayo kung bakit sa China mukhang mayroong nagbebet, sa China naman bawal ang sukat. Gambling. Correct, yes. Correct. So, sir, so ako naman, ang akin ngayong pinagtataka, sir, is that before yung the house actually gave franchises to these individuals, walang finding ng ganon, pero ngayon sir biglang nagkaroon ng ganitong findings at this point in time. Is this related because of the issues with China and the US and other players na naging put under the microscope itong operations ng Pogo, na alam naman natin sir na hindi lang naman ang Pogo ang dahilan bakit andito ang mga Chinese, andito yung drug problem na alam natin part ang mga Chinese doon sa problem na yon. So ano po ba, is this because of a situation of an international international relation situation, or this is because the problem is just a new problem that we just learned about? Well, unang-una, yung prangkisa ay nanggagaling sa PAGCOR, hindi sa Kongreso. Correct. Because PAGCOR, under the law, has the right to provide the franchises for gambling operations. Yes. Like the entertainment city. Mm. Pangalawa, at the time, may binigayan ng PAGCOR, hindi naman nila na-anticipate that there will be problems like this. Kasi alam nyo naman ang PAGCOR, nagbibigay ng mga lisensya when it comes to gambling for the purpose of raising revenues or taxes in the Philippines. Yes, yes. Kaya yan ang naging conception from the very start. Unfortunately, nung dumana ang mga taon, nakikita na natin yung mga
resulting problem aside from the payment of taxes. Kaya pinag-aaralan natin ngayon. Kasi noon namang pinag-aaralan niya ng PAGCOR, I'm sure, hindi nila alam at hindi nila na-foresee na magkakaroon ng ganyang problema regarding the crimes to be committed in the Philippines by the Chinese workers or okay. Chinese financiers. Attorney Jess, you have... Ako yeah, naman, last question on my part, sir, before namin kayo, before namin kayo pakawalan. Of course, sir, one of the problems na mahirap i-pursue itong mga illegal POGO operators is because our cyber crime or our cyber technology in the Philippines, though marami tayong magagaling na Filipino parang programmers, eh hindi masyadong ang ating cyber landscape ay hindi masyadong modern. Is that also an answer to the question wherein better or a better cyber technology or better cyber platform or better cyber preparedness would allow us or enable us to better go after these illegal POGO operators because the internet can yield so many pieces of evidence na magagamit natin and yet kulang tayo noon. Well, actually, there is always room for improvement. At pangalawa, nakita nyo naman, meron tayong Department of Information and Communication, and Technology. Hoping that with these new agencies of the government, together with our desire to solve the problems in the country, mag-improve ang ating technology when it comes to internet in order that we can properly monitor and prosecute cybercrime violators. Ayon. Sir, salamat po. Thank you. Salamat sa inyo, Oras. Okay, maraming salamat mga kompanyero. Ay, bongga. Ako, bongga. Ito magaling sumagot. And, diba? Hindi, Vice Chairman ng House Committee on Games and Amusement, Cavite 4th District Representative, Elpidio Barzaga.